resolution to strive after Christian perfection is often frustrated by the suggestions of the evil one, or by worldly desires, or by selfish pride. Superior. Mapapagodin yun, kaya titigil siya sa pag-iyak. Kahit hindi hamba tayo, Brother Marco. Opo, Father Superior. The resolution to strive after Christian perfection is often frustrated by the suggestion of the evil one or by worldly desires or by selfish pride. These dissipate our momentary fervor and leave us less advanced than we were before. In fact, having lost a battle or missed an opportunity to advance, we are worse off than before. For the monk, the will of God is clearly revealed. Nasaan ang alcohol? Narito na! Brother, pagbilisan mo naman! Narito na! Meron sa tubig na saan! Ano daw bang gagawin natin sa bata? Hindi ko alam, pero yun yata ang dahilan kung bakit tayo pinatawag ni Father Superior dito. Aalisin na ba sa atin si Baby? Huwag naman sana. Napamahal na sa atin ang sanggol na yun, ha? Oo nga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kapag mawala sa atin ang Baby. Pinatawag ko kayo rito dahil dumating na ang resulta ng paghahanap natin sa magulang ng sanggol. Ikinalulungkot ko, pero meron akong masamang balita. Pagkaraan ng ilang araw ng paghahanap, nalaman namin na ang magulang ng sanggol ay patay na. Patay na? Pero hindi ka dapat magsaya sa balitang may namatay, Brother Ed. Sorry, Father. Father, ang ibig pong sabihin. Oo, Father Ed. Pansamantala, tayo muna ang mag-aalaga sa sanggol. Yeah! Nandito tayo sa loob ng monastery.
Nabalitaan ko yung mangyari sa bata. Kaya naman na... Brother Alfonso. Dalhin mo ito kay... Napunta nga ako para ibigay yung mga yun eh. Alam mo na, sana naman eh magkasya yung mga yun sa kanya. Eh, hindi na sana kayo nag-alala masyado. Alam mo naman, hindi ako naiba sa inyo eh. At mabuti na rin yung nakakatulong ako sa inyo kahit paano. Lalakas pa yung kapit ko sa itaas. Roger! Ibinibigay ko sanang pasalubong mga bagong lutong pineapple jam. Roger, humingi ka ng paumanhin kay Brother Flavio. Bakit, Daddy? Wala naman akong ginagawang masama. Pagpaumanhin niyo na, Father. Alam niyo, minsan hindi ko na talaga alam ang gagawin sa batang yan eh. Nag-iisa kasi. Kaya saksakan ng spoiled. Naintindihan namin, Don Faustin. Well, mauuna na ako, Father. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother. Ayoko ng Pedro. Masyadong ordinaryo. Gusto ko yung pangalan na kakaiba. Isang pangalan na walang makakatulad. Bakit hindi natin tawaging Happy? Para palagi siya masaya, di ba? Pangalan ko, Xavier Ignatius de Loyola Tolentino Itchua Jr. Aba, baka lumusog yung bata katulad mo. Mabuti na yung malusog. Total, hindi dahil tayo hindi nagkakasundo sa pangalan, edi, ba't na lang hindi natin i-raffle ang lahat ng mga pangalan at masusunod ang mabunot? Kasalanan. Alam ko na. Alam ko na itatawag natin. Ano yung bag? Pista ngayon ni San Marcelino. Oh. Marcelino ang itatawag natin sa bata. Marcelino. Marcelino ang magiging pangalan mo. Et Fili, et Spiritu Sancti. Amen. Marcelino! Pinyagan ka na! Marcelino! 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 Bata yan, oh! Nasaan ka ba? Marcelino! Marcelino! Naman yung batang yan. Ikaw talaga bata ka. Saan ka na naman nagsususot, ha? Sa itaas lang po ng simbahan, Brother Subas. Hindi bang sinabi ko sa'yo ay huwag kang pupunta ron at baka ka madisgrasya? May mumuron! Ikaw din! At hindi Brother Subas ang pangalan ko, kundi Brother Leo. At si Brother Flavio naman ay hindi si Brother Tisoy. At si Brother Pedro ay hindi si Brother Bagal. Naintindihan mo? Tapos mo na ba mga leksyon mo? Hindi pa po. Pwes, halika. Tapusin mo ang pinag-aaralan mo. Hala. Sorry po at tumakas ako. Para po naman makabawi ako sa inyo. Maibibigay po sana ako sa inyo. Totoo? Ang bait mo naman. Sige. Ano yon? Akin na po ang mga kamay. Ikaw, Marcelino! Hindi ka rito! Lakot ka sa akin! Marcelino! Marcelino, kaya na kaya na. Oh, ilagay mo yung kuhan, bandihado. Tanim pa. Para mabilis ka lumaki. Ha? Yan, kain na kain. Kita mo masigla yung bata. Huwag mo habulin ang taba ni Father Batsoy, ha? Selfie. Malaki na yung bata niyan. Lalaki pa. Punta yung produkto natin yung jam. Maraming buhay. Jam?
Yung pineapple jam natin. Mm-hmm. Ay, pag-tick yung pineapple jam. Pwede ba tayo manahimik sandali? Meron lang akong gustong sabihin. Pumanaw na ang isa nating kaibigan dahil sa isang aksidente. Iniwan na tayo ng ating minamahal na si Don Faustino. Pwede bang wag muna natin pag-usapan yan? Hindi pa na ililibing ang papa mo. Kahit na. Ang tagal ko nang sinasabi sa papa na ibenta na niya ang lupang yun. Pero ayaw niya. Dahil nandun daw ang monasteryo. Pero ngayon, wala na ang papa. Pwede nang ibenta yun. Hintayin muna natin matapos ang libing. At saka, hindi ba sabi ng papa wag gagalawin ang lupang yun? Mahal niya mga tao doon. Panata na niya ang tulungan sila. Yun ang kabaliwan eh. Wala naman siya napapala. Masyado siyang lukuhin. Saka na natin pag-usapan to ha. Pagkatapos na ng libing. Brother, good afternoon po. Maraming salamat. Kasama mo bang mga magulang mo? Hindi po. Kasama ko po sila, Father. Sa monasteryo po ako nakatira. Ah, ikaw si Marcelino. Bakit ninyo po nalaman ang pangalan ko? Manghuhula po ba kayo? Hindi ako manghuhula. Pero nung buhay pa ang Don, lagi kanyang kinakwento sa akin. Ako nga pala si Marisa. Asawa ako ng kaisa-isang anak ng Don. Nasa loob po si Don Faustino? Oo, namamahinga na siya. Pero nakakaawa naman po siya. Masikip po kasi doon sa loob eh. Pati baka hindi na po siya makahinga. Alam mo kasi, Marcelino, patay na ang Don. Wala na siya sa atin. Kasama na niya si Jesus. Alam kong mahirap intindihin, pero isang araw, maunawaan mo rin. Bakit palagi po kayong nakangiti? Kasi ang cute mo eh. Kayo rin po, cute. Salamat. Sige po, babalik na po kay the Father. Sige. Ha? Ano ba nga dito? Bakit ka nandito?
mukha mo, ha? Roger, Roger, bata lang naman. Papay, pasensya. Pagsabihan niya yung anak, yung batang yan. Oh, Marcelino, bakit? Oo. Kaming bahala. Bakit pinababayaan ninyo maglaro dito? Pasensya ka na, Roger. Pasensya ka. Likot, likot! Dala pa nila yung batang yan eh. Likot-likot. Walang disiplina.